sabihin ito, hindi niya basta sinabi ito according to the scripture. Nagbigay rin po siya ng mga I with I. Mata, okay. I witness. Eyewitnesses that to prove that Jesus really raised from the dead. So, ito'y hindi gawa-gawa. This is not a fabricated story. Okay? And even in the some other book, no, na sinulat ng panahon na yun, no, nagtetestify na meron talagang Jesus na nabuhay ng buhay sa mga patay. Okay, tingnan po natin, ano? So, gumamit muna siya ng scripture na sabi niya, ito yung sinabi, talagang may mabubuhay na muli sa mga patay, mabuhay ka ang ating Panginoong Kristo. At gumamit po rin siya ng mga eyewitnesses na tunay nga na ang Jesus na ito na patong sa krus ay muli nagbuhay. Di ba niya sabi po naman ng kasulatan ay ganito. Verse 5-8, at sabi, ang liit naman ito. Okay, sabi ko rito, and that he was seen by Cephas. O yung pagkabuhay ng buli ng ating Panginoong Kristo, na witness ni Cephas. Sino si Cephas? Si Peter. Saint Peter, di ba? Si Cephas. Okay, then, of the 12. Sino yung 12? Yung 12 apostol. Minus Judas. Plus Matthias. Okay? After that, he was seen of above 500 brethren at once. So, sabi niya, more than 500 brethren. At nung isinulat itong aklat na ito, yung First Corinthians was written in 57 AD. Kaya naman tayo si Kristo, 33 AD when Jesus was killed, was nailed to the cross. Ilang ano yan? Ano mangitan? 4? 24. So, hindi pang malayo. Ibig sabihin, ni Apostol Pablo, kung gusto niya ng eyewitnesses, ma-interview personally, if you want to interview personally those who witness the resurrection of Christ, there are still people who witness that resurrection still alive in this present time. Ang sinasabi niyang present time is not 2015. Okay? The present time is the 57 AD. Okay? When he wrote this letter, ang sabi niya, meron pa kayong mai-interview na mga tao na hanggang ngayon ay buhay. Mapatunayan na ang ating Panginoong Kristo ay muling nabuhay sa mga patay. So sabi niya dyan, seen about 500 brethren at once, of whom the greater part remain unto this present. Buhay pa hanggang ngayon yung mga eyewitnesses, but some are fallen asleep. After that, he has seen James. Napakita siya sa kanyang kapatid na si James. And then, all the apostles. Muli siyang nagpakita sa mga apostol. And the last of all, he was seen of me. At ito yung pagpapakita ng ating Panginoong Kristo kay Apostol Pablo ay dumaan ng marami pang taon, nung panahon na siya ay papunta sa Damascus. Doon nagpakita ang ating Panginoong Kristo at hindi lang basta nagpakita ang ating Panginoong Kristo sa kanya, dinala pa siya to heaven. Okay, so maraming eyewitnesses na magpapatunay na ang Jesus na ito ay namatay at muling nabuhay. Sabi dyan, and last of all, he was seen of me also as of one born out of due time. Okay, so, hindi natin mabasahin na yung iba na pinagpwento niya, siya na po yung chief of the sinners, at siya na po yung list of the apostles. So, hindi natin mabasahin niya. Pero, makikita natin, pinapatunayan niya po ito Pablo, na ano, siya at maging ang 12 at lahat ng mga disciples of Jesus Christ, ano, they preach the same. They all preach the resurrection of our Lord Jesus Christ. Kaya sabi naman, therefore, whether it were I, the Apostle Pablo po yun, or they,
That means the 12 apostles and all the disciples. Ang sabi diyan, so we preach and so ye believe. Okay, mga sinusulatan yung mga taga-Corinto. Ang sabi niya, ito yung pinangarap namin. Nabuhay na muli ang ating Panginoong Jesucristo mula sa mga pamay. Hindi lang ako nangaral nito. Pinangaral din ito ng mga apostol doon sa Jerusalem. Pinangaral din ito ng lahat ng mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. Iisa ang aming pinangaral. Okay? We preach the same. Only one. And that is the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus. That's the gospel. Bakit naging ebanghelyo ito? Bakit ito ay ebanghelyo, good news sa atin? Kasi nga, yun, paliliwanan niya po sa Pablo. Good news sa atin ito na binuhay na muli ng Diyos ang ating pasupresyo sa mga patay. Bakit? Ibig sabihin, ito'y indikasyon na kung siya ay muling binuhay sa mga patay, tayo rin ay muling bubuhay ng Diyos sa mga patay. At yun yung mga susunod na mga arguments niya. At dito tayo matatapos, ano? Yung arguments niya, Apostol Pablo tungkol sa pagkabuhay na muli ng atin. Bakit magiging good news ito sa atin? Ito ang pagkabuhay na muli ng sa mga patay ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, pagkatapos po niyan, siyempre ito natin sa then after two Sundays, sana dito kayo, at least kayo, next Sunday dito rin kayo, para sa ganun ay masubaybayan natin ito. Importante po ito. This is a very important subject. Kasi kung isa binabaliwala lang, meron mga nagsasabi na niwala siya ng pagkabuhay ng Panginoon sa mga patay, natatakot siya mamatay.